yan mga lods, may panibago na naman ako i-share sa inyo, no? So, meron naman ako ibabahagi sa inyo. So, meron tayo ngayon gagawin na concert yung mga clone. So, sa Magbobote ito, no? Galing. So, yan, marami-rami ng kulong-kulang, no? So, yung ito, tayo na yung nagtanggal kasi i-convert natin to sa, sa 737. So, yan, maraming tinanggal na, no? So, parang tinapon na to kasama nung So, wala tong case, no? So, hahanap ako. Meron akong ganito isa na may laman. So, wala, pero walang main amp. So, meron tayong gagawin, So, bubuuhin natin to kasi may nagano ng amplifier sa atin. Kung meron ba tayong, benta na amplifier, no? So, ito yung mga, natin, mga parts, So, original to. So, meron tayong capacitor. So, tataniman natin muna to. So, update ko lang kayo, kung if ever makompleto na natin yung pagtanim. So, actually, yung iba nataniman ko na, So, yan. Ito, 20 ohms na yung sa 100 ohms. 70 ohms. Yung 1.5 watts lang hindi ko pa naitanim, jumper ko muna to para hindi mahirapan magtanim ng resistor mamaya. So, ayan. Continue lang tayo. Intro lang muna ako mga lods, Welcome sa Ordic TV. Please like and subscribe. Para lagi kayong updated, just click the bell. So, ayan, natapos na natin taniman mga lods, So, ayan. So, natanim na din lahat, So, ayan. Ang original talaga nito mga lods, na yung bago natin nabili, is lang, apat lang yung transistor, then apat yung plastic. So, ito ngayon, original lahat ng, output transistor. So, andyan na yung diode, 6 ampere. 10 ohms yung mga kulang So 101 yung 33 pinalitan natin ng 101 kasi 737 na to and then yung C2073 meron na din yan nakalagay na 101 100 PF from base to collector lahat po yan meron. So ayan para control po yan sa init ng natin output transistor para hindi bigla tamang-tama lang yung pasok. So pati yung dito. So ayan, sasalpak natin 'to sa case I-assemble ko muna yung case, linisan ko muna 'yon. Kasi nakatambak na yun sa bodega. So ayan, continue lang tayo. Ayan, update tayo sa ating ginawang amp, mga lods, So yung na 'yon, yung main amp na 'yon. So tapos na natin yung i-mod, So ito na yung case niya. Nalaban na natin 'to, So malinis na siya. And then so ito isasalpak na naman natin ulit 'to. So ito yung niya, output at speaker terminal and then ito yung input niya. So check natin 'to baka may mga kinalawang So yan malinis na siya, kumikintab na. So okay naman, wala pang kinalawang. And then yung sa volume na So medyo okay pa. And then kung control niya, preamp niya. So, yung one. Nabulog yung wire. So
So, check natin. So, ayan, mukhang okay pa naman din to, no? So, ayan, salpak na natin to, mga lad. So, okay lang yung mga parts niya. Lads, update tayo sa ating, inassemble na, na amplifier, So, ayan, naglagay tayo ng maliit na transformer para supply natin sa blower kasi itong transformer na to is ano lang siya, meron lang siyang at supply na dalawa. So yung ikatatlo is 3 volts, so hindi pwede. Hindi pwede. So ito yung problem natin. Kaya naglagay ako ng supply ng para sa panel. And then ready na 'to na for audio test. So ayan, isalpak na natin ng maayos. So nabuhayan ulit ng nabuhay ulit yung natin. Yung amplifier na galing si Jiang Shop, no. So ayan, buti man itago din akong same sila, no. So yung board lang yung pinagkaiba nila. Kasi yung heatsink kasi nagbutas pa ako dito para malagyan natin ng screw, no. Kasi sa ibang klaseng amplifier din to. So ayan, audio test tayo. Lagyan ko na din ng speaker, no. So ayan, umanda na yung blower natin. So ayun, nag-click na yung relay. So audio test na lang. Yun, music tayo. So bakit walang audio yung kabilang natin? Nakakonek ba yung speaker nito? Or yung cord? Yung easy cord siguro sila. So walang tweeter. Ayusin muna natin yung natin. Yung sa speaker natin. So ayan, meron na. Meron tayong tweeter. So yan, success yung repair natin, mga lods, recondition.
So yan na, thanks for watching mga lods, ano. So masyado nang mahaba yung video natin. So yan na, maraming maraming salamat. So yan, bye-bye. Jamie.